Hi guys, so for today's video, may contest ang mga akla. Nung pagdating namin, dumating na din si Precious, isa mga pinakamagaling sa contest, day. Every time na numalaban kami, para kaming sardina sa sobrang daming laman ng kotse. Ayan nga pala si Marvic, day, siya yung mga nananahin ng mga gowns namin. Kasama din pala namin si Kay Montero, guys, isa siya sa mga candidate ngayon, o diba? Mukhang tatay kapag walang makeup. Charis! Kasama nga din pala namin si Marlon. At syempre, hindi papahuli ang baby girl of the night, si Colleen Taruk. Diyos ko, abalo ng mag-vlog ko, pepa video yun. And of course, ang aming nanay na si Marco, the 25 years old, fresh. Sa mga oras na to, guys, nag-aagawan na sila ng solution dyan. Alam nyo ba, guys, share ko lang, kapag wala na kaming solution, laway yung ginagamit namin. O sa mga kontesera dyan, super legit, diba? By the way, guys, kasama din pala si RC Kiera Madrigal from Tondo, Manila. O diba, kahit walang solution, sa laway mo palang sapat na. Hindi ko alam kung nakainom talaga ng gamot to bago siya pumunta ng contest. Diyos ko, dahil nakakaan siya talaga yung hormones. At pagkatapos nung naiinumpisan din pa lang makeup panining dutong. Charis! Loko, huwag yung minamarate yan, naglalaban yan. Tapos na palang maayusan si Colleen Taruk dito. O loko, yung malagodo. Comment down below, guys, kung sino yung kamukha niya. Diyos ko, miglagulagula, may makeup lang. Inumpisan na din palang makeup si Precious dito. Shout out nga pala kay Mama Aris Garcia Eusebio, siya yung makeup artist ni Precious. O diba, maganda na nga kahit hindi pa siya tapos sa ayusan, kalagumo na ipipet. Charis! Masasabi ko siguro ito yung pinaka hardest part ng competition, yung bunutan ng number. Diyos ko, ding bakla kakarugnungan po tang bunutan. E de, ruguburing number 1. Lawen niya itsuray batukin ni kakarugya do. E nagyurugumag number 1. Uli nga lang negrang tatatak ngayong bengi ngay ni. At pagkatapos na naisinuot na nila yung kanilang mga costume. O loko, ya malagodo. O sige, aura, pak. Bala na kanya ng malaguyo. At pagkatapos na si Kay Montero naman. O sige, yan. O, aura. Sige, yan. O, lagulaguyo ka niyan. Unshine. Nak, mag-turn ka, mag-turn ka. Yan. Yes. O, after niyan, si Bato naman. O sige, very sweet girl. O, duko, duko ka. Yan. Yes. O, loko. Sa mga oras na to, irumapan na sila for their national costume. Candidate number 2 pala si Colleen Taruk dito. And nakuha niya yung best in costume. Paano ba namang hindi niya makukuha yung costume? May pasabog. O, diba? O, shit. Bukane dong. Sige, yan. O. Colleen Taruk, 19, representing the Giant Lantern Festival of Pampanga. Candidate number 3 naman pala si Kay Montero dito. O, sige, takpan mo yung lupa mo. Sige, yan. O, what? Yes! Lagu-lagune dong. Diyos ko, dahil hindi ko kaya yung costume niyang yan. Sobrang sexy talaga ni Kay. Candidate number 4 naman pala si Bato dito, guys. Ayan. Warrior costume sinuot niya ngayon. Lagi niya yung costume niya. O, sige. Sige, panaan medong. Yan. Yan. Sige. Yes. In fairness naman kay Bato, ito talaga yung bagay na costume niya every time na lumalaban siya ng Miss Gay. This is RC Kiera Madrigal Bato Flores, representing Tondo, Manila. After ng national costume, guys, ay casual wear naman. And this time, nakuha naman ni Taruk yung best in casual. O, diba? Hakot award. Sumunod naman si Kay Montero. Ayan, guys. Sobrang sexy niya dito. First time yung suotin itong casual niyang to. Comment down below, guys, kung bagay niya. After that, si Bato naman for her casual wear. Yan, o sige, durot. Yan, sige, runway. Yan, sige, pa. This time with slips naman yung casual niya kasi para matakpan yung mga muscle na pinaghirapan niya. After the casual wear, guys, long gown competition naman. O, diba? Sobrang kinang nung gown ni Colleen Taruk dito. And first time niyang suotin ng gown na to. Thank you pala kay Madam Oplong for this gown. Kung gusto niyo mag-rent ng mga gowns like this, guys, just PM us. O, sige, pa. Katriona, yes. Lagu-lagu na do. Pagkatapos na si Kay Montero naman, and first time din yung susuotin tong Marimar-inspired gown na to. O sa mga gusto mag-rent ng magagandang gown, guys, nasa comment section yung details. O sige, nak, yan, ilaban mo yan, yan. Sige, kungwari, naliligo ka. Yan, ilagay mo yung kamay mo sa ilalim ng bewang, yan. Sige, yan, pak, sige, baklan me. Yan. Yes, tingin sa judges. Smile. At pagkatapos nun ay si Bato naman for her long gown. Dati guys, every time na naglo-long gown si Bato, lagi siyang nagsusurprise gown. Okay guys, pakinggan nyo to. Idol, alak pa naman ba yung gown? 2023 na, dudurot ko pa rin. Walang pasi. Pwede mamalita namang kolor. Totoo man, pilang years yun na akong tatalan. Hanggang na ngayon, dudurot ko pa rin. Yan ako may malit gown. At pagkatapos na nag-change gown na sila for the Q&A portion, no, diba? Sobrang ganda ng mga gowns namin, guys. By the way, guys, ayan pala yung mga ibang candidates. So, for tonight, 7 candidates lang sila. And ayan si Precious, guys. Sobrang queenly niya every time na lumalaban siya. At pagkatapos nun ay nagandang-ganda na naman sa sarili niya si Bato. Kaya ending, 4th runner-up lang ang kanyang place at Best in Kakak Choice Award. At pagkatapos nun ay 3rd runner-up naman ang place si Precious. Congratulations! And ang 2nd runner-up naman ay si Jessica. Congratulations, CZ! At 1st runner-up naman ang place ni Kay Montero and Best in Swimsuit. Congratulations, anak ko! And our title holder is candidate number 2, Colleen Taruk. Congratulations, Nak! See you next vlog! Bye-bye!